si Randolph ay grade 3 noon at ang kumakato na si Rosanna ay may 12th cow. At nakita noon ni Randolph na hindi karaniwan makikita ni Rosanna ang mga normal na tao. Si Rosanna naman ay nasa high school noon nung pag-uwi ni Randolph sa kanilang bahay dahil oras na may transfer. Nakita niya ang umiyak ang kanyang ate at kasama niya ang kanyang mama at ang kanilang kapitbahay na si Vera. Yun ang pinsan ni Rosanna na kasama ng mama nila. Inatid pala ni Vera sa kanilang bahay si Rosanna. Baka sa sobrang takot sa mukha ni Rosanna at iyak siya ng iyak na makita mo ang kanya. Hindi siya kung tumigil sa kakaiyak. Pinunto nilang kanilang mama, pagrando na kaya ba ang iyak sa kanyang kanya dahil makita niya na isumapit sa kanyang kapatid. Maglalakad noon ang kanyang ate, kalabas sa kanilang bundo ng nakita ni Randolph na may pinuntahan ni kasing ako at pinuntahan niya ay pumunta pala sa may puno ng mangga dahil ay sinasabi ang doon. Maraming mga estudyante na kakalipot sa kanila doon at kapat pala niya mismo ang sinasabihan. At sure niya dahil sure si Randolph dahil sa kulay ng ID nito. Nang nagpunta si Randolph sa kantin ay tinignan niya agad ang kabats ng ate niya na sinasapuan. Nagulat siya dahil nakatitig ito pa sa kanyang ate, Rosanna. At bigla itong tinawag. Hindi siya tumigil sa patatawag sa kanyang ate. Hanggang makita ng kanyang ate ng isang lalaking matangkad na haitin parang bistida. At may sombrero pa. Parang sombrero ng mangkukunan. Tumingin ito kay Ate Rosanna niya at ang talim ng kanyang mga titi at habang nakangiti ito na may narinig siyang patayin ko ang kaibigan mo. Yun ang boses na narinig ni Rosanna at narinig din ni Randolph. Sa sobrang takot ng kanyang ato, Rosanna noon ay baka napatayin ng kanyang kawat, ay takot na takot si Rosanna. Pero nagtaka siya, hindi niya nakilala, hindi siya nakilala yung kawat siya na sinabihan. At hindi na sila magkalina. Sa sobrang takot, nagtatakbo-takbo si Rosanna sa pabalik-balik sa kanilang building. Pero, ang sabi niya sa kay Randolph, nakikita pa rin niya yung malaking nakaitin na lumulutang daw sa kabats niya. Nang dalhin ng teacher sa Arboreo ang sinagot ng kabats ni Rosanna ay hindi ito tumigil sa pagtawag kay Rosanna. Hindi rin alam ni Randolph kung bakit. Kaya nagdesisyon na ang teacher ay isasama siya doon sa Arboreo. Habang binabahe sila, nakikita daw ni ang kanyang ate ang malaking nakaitim na sinusundan sila. Ang sabi ng Arboreo ay nang makarating na sila sa Arboreo, ang sabi ng Arboreo ay pati daw ito. Ngunit, sabi ng Arboreo na gusto daw ang anaking nakaitim ang ate ni Randolph dahil sa tagal nito. Na may tigay yung ate ni Randolph. At kahit napatanggal na ang tigay ni Rosanna ay ang lakas pa rin ng pakiramdam ni Rosanna kahit hindi na sila nagpapakita sa kanya, nararamdaman pa rin niya kung meron kakaiba sa paligid. Tulad na lang ng isang araw, sinabi niya na mayroon tao na hindi
dito sa mundo ng mga tao. Sinabi niya, 5, kahit hindi ito nakikita, ganun. Simula nung sinara nung third eye mirror sana. Pero sa hanggang sa ngayon ay ganun pa rin yung nangyayari kay Rosana. Aywan ko, at lagi din nagpaparamdam yung lalaking nakaitim kay Rosana dahil sa kakayahan ni Rosana na masabi, mahulaan kung anong mayroon ngayon at sa susunod pang mga araw. At gumaling rin yung kapat si Rosana na sinapitan pero pumayat naman siya. Pero okay na ako na siya. Sa nakikita ng Randolph ay pwede na uling pumasok sa school yung kaibigan ni Rosana.